pa rin dahil sa pagbaba ng presyo ng krudo, asahan na raw na magmumura ang presyo ng ilang pangunahing bilihin. Sunod-sunod din ang bawas pasahe sa ilang rehiyon sa ating bansa. May news to go si Sherry Ann Torres. Matapos sa Metro Manila noong Disyembre at Central Visayas nito lang Enero, magiging 750 na rin ang minimum na pasahe sa jeepney sa Bicol Region simula ngayong Sabado. Dahil yan sa sunod-sunod na pag-rollback ng produktong petrolyo, kabilang ay ipinatupad ngayong araw. Epekto pa rin ng pagmura ng krudo sa world market. Dati nang sinabi ng DTI na dapat magmura ang bilihin dahil mura ang langis. At heto na ang magandang balita. On the average, siguro in between 2-4%. You know? Tuloy-tuloy pa rin po yung panawagan natin doon sa mga kumpanya na nagpo-provide ng mga services and goods na kung pwede nilang ibaba yung presyo, eh magbaba na rin sila. Kabilang sa asahan na magmumura sa mga susunod na araw, ang pandesal at Pinoy Tasty, ang mga nasa kahong powdered milk, piso ang bawas presyo simula Marso. Magmumura rin ang mga produktong gawa sa kahoy, maliban sa plywood, pati construction materials gaya ng yero. Kinumpirma man ang anunsyo ng DTI ang mabilis na paliwanag ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Hindi naman daw pwede na ura-urada, ibababa agad nila yung presyo ng mga bilihin. Dito raw kasi sa Metro Manila, kailangan 3 araw muna bago sila makapagbawas ng presyo. At sa buong bansa, para maramdaman ito, 2 linggong paghihintay. Pag nagtaas ang presyo, madali. Tadagdag mo, di ba, ang presyo. Pero pag nagbaba ng presyo at may stock ka pa sa bodega mo, paano mo ipapresyo yung mga nasa bodega mo? Di ba? So magbibilang yan, kailangan mag-inventaryo. It's a process, no? May katagalan ng konti. Stable naman ang presyo ng bigas, gulay, karne, poultry products, sardinas at noodles. Gayun din ang ilang essential medicines gaya ng paracetamol at pain reliever. Pero bahagyang tataas ang presyo ng asukal at evaporated milk. May time na sobrang umakit yung world price ng gatas. Dahil yung lumaki nga yung demand sobra ng China. May pagtaas din sa presyo ng LPG, pero wala raw itong epekto sa mga bilihin. At least, kumpara mo noong 2014 hanggang ngayon, mababa pa din siya. Ang pagmura ng mga bilihin, di lang si Juan de la Cruz ang nakikinabang, kundi pati ekonomiya. Kung abot kaya kasi ang mga bilihin, mas maeengganyong gumastos ang mga consumer. Katunayan, sabi ng NEDA, tumaas ang konsumo ng mga Pilipino sa huling bahagi ng 2014, kaya nagtala tayo ng 6.9% na GDP growth rate. Nakatulong din sa pagtaas ng konsumo ang pagdami ng nagkatrabaho ayon sa Labor Force Survey ng gobyerno. Ang ating pakay ay makapaglikha ng mga tinatawag na highly remunerative jobs, no, yung quality jobs para may stabilidad ang empleyo ng ating mga mamamayan at magagamit yung kanilang likas na talino at galing. At mananatiling ang hamon sa gobyernong makalikha ng trabaho. Lalo't sabi ng World Bank sa ulat na Reuters, kailangan daw tapatan ng gobyerno ang lumalaking workforce kung nais nitong tumagal ang paglago ng ekonomiya. Target pa naman daw ng Pilipinas na magtala ng 7% GDP growth rate ngayong taon. Higit pa sa growth rate ng China na unti-unti raw tumatamlay. Sherry Ann Torres, GMA News.